Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel, The Gurus TV. Ayan, so for today's video, ang i-teach natin ngayon sa ating mga kapwa financial advisors, especially sa mga rookies, ay kung paano po mag-encode sa ProLeads. Ayan, so itong ProLeads, no, inside na rin siya ng ProForce. Ayan, kung makikita nyo, nakalagay dito ProForce at Pulse. So, marami siyang features na talaga nga namang mapapakinabangan, no, or makakatulong sa Pro business natin. Okay, so let's start na. Ayan, si ProLeads, i-click natin. Ayan. Okay. So, ngayon, si ProLife UK ay nagbibigay po siya ng lead. So, all we need to do is to accept lang po. I-accept lang yung mga binibigay na prospects. Actually, ito yung isa sa kagandahan ni ProLife UK kasi siya nagpo-provide talaga ng mga leads, no? Ayan. So, kailangan lang din palagi tayong open or regularly, no, religiously ay nag-upload tayo, nag-encode tayo ng mga prospects natin here. Ayan. So paano ba natin ito gagawin? Yan. So i-click niyo lang po dito kung nakita niyo ang prospect, no, dito sa left upper corner. So i-click ko lang siya. Ayan. So after mo ma-click 'yan, ayan, makikita niyo, meron ako ditong mga naka-encode. Actually, sining ko lang ito before. Okay, sa aking contacts, no, sa phone number. By the way, si ProForce pala, pwede rin po natin siyang i-download or i-install sa ating mga cellphone. Mapa-iOS man yan or Android. Ayan, so kaya nakalagay dito, no? Ayan. So yan yung mga, ilan sa mga nasa contacts ko. Even my husband and ibang clients, no? Ayan, nandyan. And friends, no, nandyan na din. So, paano tayo mag-encode? Ganito po siya. I-click nyo lang po dito, itong parang bilog, no? Parang person na, ano? Yan, na icon, na may plus. Yan. Click lang po natin yan, upper right corner. Yan. Once na-click natin yan, okay, so ibig sabihin, mag-encode na tayo. Yan. So, basahin itong important reminder. Yan. So, click lang natin, I have read and agreed above terms and conditions. So, click natin, i-confirm natin, and then add new. Yan. Kung gusto mo mag-import ng from your contacts, make sure lang na meron kang, halimbawa, ginagamit mo ay yung cellphone mo, no? Para automatic, hindi mo na siya iisa-isahin na i-encode. Import from contacts na lang, or import from existing customers. So, for now, add new prospect muna tayo. Okay? So, pag mag-a-add ka ng prospect, so, kung makikita mo, we have this A, B, C, D. Yan. So, meron pong ibig sabihin yan. Okay? So, ito pong A, B, C, D, ito po ay depende sa level ng relationship mo with client. Okay? So, itong D, ito yung cold market, no? Ibig sabihin, wala ka pang nabibuild na relationship sa kanya. Maaaring kakakilala mo lang sa kanya, nakilala mo lang siya sa social media, something ganon. Okay, so pwede mong ilagay ang D. Kung C naman, pwedeng ito yung mga matagal mo ng friend sa social media, so meron na rin kayong napag-usapan before, no, sa chat, ganito, pero hindi kayo ganun ka-close, so pwedeng, so C ang i-click mo. Ito namang B, pwede itong mga kaklase mo ng college, diba, o kaya naman ka-work mo before, ayan, so warm na tinatawag yan dito sa B, or pwede rin friends, mga ganon. Dito naman sa A, ito yung mga most likely, no, talagang okay na yung relationship ninyo, pwedeng na offeran mo na rin siya ng life insurance, and then baga nagwe-wait na lang siya ng budget, parang ganun. Ito ay pwede rin yung mga existing clients mo for resale, no? Ano pa ba? Kamag-anak, beshies, close friends, yan. Pwede yan dito sa letter A. So, ako, mag-example na lang tayo. Kunyari, dito pa ako sa, dito lang sa letter B mo. Kunyari, ka-work ko before. Meron na rin kami pinagsamahan, kaya lang medyo matagal kami hindi nagkita. So, B. So, mag-example na lang ako. Dami lang po ito, no? Halimbawa, ang pangalan niya ay Hena. Yan. Okay, Reyes, kunyari. Okay, tapos yung contact number niya, lalagay lang po natin.
Halimbawa, 0917-00000. Kunyari, yan yung contact number niya. Yung email address niya, okay, let's say, Hena or H, reyes@gmail.com. Yan, reyes@gmail.com. Okay, and then, referred by, kung na-referred man siya or hindi, yan, so, or kung ano, kung sino, yan, lagay lang po natin kung sino dyan, no, kung nasa contacts na ba natin. Alright, so, saka natin isusubmit. Yan, pag sinubmit natin, teka, ipapakita ko later pag nasubmitan natin. O sige, click na natin. Ayan, nasubmit ko na. Okay, so ngayon, paano mo siya isi-search? Okay, so pwede mo siyang isearch via her phone number or by name. Ayan, search natin. Last name niya, Reyes. Ayan. Ayan, so, ayan. Hanapin natin. Okay, so andito na siya, si Hena Reyes. So, ganun lang po siya. And one more thing po, pwede rin tayo mag-download dito. Ay mag-encode, I mean, ganito. So, isa pang example. Confirm. Add new prospect. So, kunyari, sabihin natin B ulit, no? Bawa, lagay natin Len. Go. Ngayon, si Len, go. Wala kang contact number sa kanya. Hindi mo na alam yung email address niya. Okay, so okay lang po yan. So, just submit. Yan, tatanggapin naman po yan. Yan. Okay, so ganun lang po siya. Tapos, pag halimbawa, no, meron ka ng po siya, ganito yung makikita nyo. Ayan. So, meron na siyang ganitong parang nakaano sa mga tawag dito. Parang ito yung guide natin. Okay? So, ibig sabihin, dahil nag-create ka sa new, contacted na siya. Ngayon, kung i-update mo siya, halimbawa, na-contact mo na siya, nag-meet na kayo. Ayan. So, ito. Ang number one pala, no, ay contacted. Ayan, so kunyari, i-ano mo na siya, kailan? Ayan, lagay mo yung date. Halimbawa, na-contact mo siya ng 2:45 PM noong March 14. Ayan, i-update mo lang po siya. Alright? And then, okay, so, update mo siya ulit. Kung halimbawa, after na ma-contact mo, halimbawa, na-message mo siya ngayon, tapos na-set mo kaagad siya ng appointment, no? Nag-meet na kayo via Zoom man yan or via face-to-face, click mo lang yung meet. Ayan, tapos lagay mo kung anong oras. So, let's say, mabilis mo siyang na-set ng appointment. So, update natin. Okay? Ayan, so nakikita nyo naman, nakalagay na dyan. Ayan, met. Ang next na ay proposal generated. So, kung halimbawa, nakapag-prepare ka na rin ng proposal, nakapag-generate ka na rin, update mo na rin siya. Okay, so... Okay, so sabihin natin within that day lang din. Ayan, pero syempre, ito may process kasi to. Minsan after 1 day, after 5 days, after 1 week, 2 weeks, ganon. Ayan. Okay, pero minsan may mga mabilis din talagang client kasi they are just looking for right financial advisor. Kaya mabilis din silang makapag
decision. So, ganyan na siya, di ba? Nakapag-create ka na ng proposal. So, syempre, dun sa met na yon, of course, nakapag-discuss ka na rin. So, application submitted na ang next natin. So, i-update natin. Kunyari na pero hindi ko na siya i-check kasi baka mamaya magkaroon ako ng problem sa proofers ko. So, kung na-submit mo na yung application, click mo lang siya. Tapos, kung minsan, di ba, may mga instances na hindi kagad na-i-issue, yan. So, after 5 days or after 1 week pa siya na-issue, minsan nga after 2 weeks, no? So, saka mo siya balikan, i-click mo yung policy issued. Pagka-clinic mo yung policy issued, magre-require siya ng policy number. Ilagay mo lang yung policy number. Pag nilagay mo yan, ayan, kunyari ganyan-ganyan. Okay? So, hindi ko siya pwedeng i-click kasi dami lang po ito. Okay? Kasi baka mapunta sa ano ko, sa system ng Proforce or ng Prism. Yan. So, policy number, lagay mo yun kunyari. Tapos, once na mailagay mo na, update. Click update. Ayan. So, ganun lang po siya. O, yun. Okay? So, hindi ko siya clinic-click kasi baka mamaya magkaroon ako ng problem. So, dami lang. For the sake lang po na i-ano natin to, ma-demo natin kung paano siya gamitin. And why this is very important na lahat dapat ng inyong prospect or clients ay ilalagay nyo dito, no? Nakausap nyo man o hindi, basta naisip nyo lang na, ay, most likely, no? Pwede ko tong ganito, ma-close or anything, no? Or ma-offeran. Kung hindi pa man, okay lang yan. Basta ilagay mo lang dyan. Kasi po, minsan nagbibigay po si Prolife UK ng mga pa-incentives din. Pag halimbawa nakapag-close ka dito, no? Bibigyan ka ng mga additional percentage na commission, tapos minsan may mga paraffle, just like one of my financial advisors, no, in my team, no, nanalo siya ng 10,000. Ang ginawa niya lang eh nag encode lang siya ng mga clients niya. Okay, dito sa hindi lang clients sa prospects dito sa ProLead. So ganun lang po siya. Okay, so kailangan ma-encode natin lahat. At ang maganda pa dito, nagno-notify po kasi ito. Ito kasi medyo mabilis yung process natin dito kasi in just one day, kinontak natin, tapos nag-meet na via Zoom, nakapag-generate na rin ng proposal, na-submit na rin. Yan. So, minsan may mga times talaga na na-meet mo na siya, okay, nakapag-Zoom na kayo, pero hindi pa siya decided. Ngayon, si ProLeads, no, ay magno-notify yan sa'yo. Na, si ganito, si Lengo, kailangan mo na siyang i-contact. So, di ba, may reminders ka. So, isa yan sa kagandahan or isa sa features ni Proforce. Ayan. So, yun lang po muna yung i-discuss natin. And hopefully, you learned, no, something about this video. And kung merong question, clarification po tayo, do not hesitate to send me message to my Facebook page. So I will comment down below yung Facebook ko and yung Facebook pages ko. So I have 3 kasi. Ayan. So please, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell na rin and share na rin po sa ating mga kapwa financial advisors para matuto rin po sila. Okay, thank you so much.